paring Manny Piñol. Kasi tinawag niya ako pare doon sa kanyang Facebook page eh. Ako po'y humingi ng sorry sa inyo dahil hindi ko pala alam na bawal pala sa mga OFW ang magpasok ng maling. Pero pag mga importer pala, pwede. Then, ako'y humingi ng sorry. Pasensya na, sir. Kasi kayo po'y napakatalino at napakahenyo niyo pala. Gagawa kayo ng patakaran na panghenyo lamang. Ako po'y isang mahinang ulo. Hindi ko alam na magkaiba pala yung importer at saka OFW. Pag importer ka, pwede ka magpasok dito kahit na milyon-milyong dilata ng maling. Pero pag OFW ka, hindi ka pwede magpasok kahit isang piraso. Bawal yan at pwede kang multahan ng 200,000 at pwede kang makulong. I'm so sorry, paring Piñol. Magtataka ho kayo mga viewers, anong ginagawa nitong mga dilata na nasa harap ko? Kung matatanda niyo po noong Biyernes, pinalaki niya Secretary Piñol itong issue na ito. Merong isang OFW from Hong Kong pumunta sa atin para humingi ng tulong mabawi yung kanyang mga dilata na kinumpis ka po sa airport sa Clark. Tinawagan natin yung airport, yung nakausap natin yung CEO ng Clark, nagipag-diskusyon tayo hanggang sa pinalitan natin yung mga maling. Nagalit si Secretary Piñol. Meron pang pagbabanta doon sa kanyang mga Facebook post na tugisin si Ma'am Norma. Pinapatugis siya sa mga pulis. Hanapin. Nananawagan siya para sabihin huwag buksan yung dilata. Dahil kung hindi, may multa niya na 200,000 o pagkakakulong. So ibig sabihin, posible akong makulong pati si Nanay Norma. Dahil nagsabuatan kami, yung maling na binigay ko sa kanya na bawal, na dito ko binili, ipagbabayaran ko. Now, Secretary Piñol, eto ngayon. Umpisa natin dito po sa dalawang can of maling na binili ko po sa Rustans, made in China. Rustans, resibo po yan nung Sabado ko binili. After Rustans, pumunta po ako ng Landmark Supermarket. Maling. Pagkatapos ng Landmark, pumunta ako ng Robinsons. Maling. Pumunta ako ng Pure Gold. Maling. Shopwise. Maling. 7-Eleven. Maling. Mini-Stop. Maling. Lahat ito dated, produced date, or manufactured date, December 2018. Nagpalabas po ang FDA ng FDA Order 2018133 dated September 24, 2018 na sinasabing banned yung mga pork products coming from, binanggit dito mga bansa, China, Hungary, Latvia, yes, Poland, Romania, Russia, and Ukraine. Okay. Kasama dito yung China. So, lahat po ito ay made in China. And then, noong August, ay mismo kay Secretary Piñol, August pa lang, alam na niya na meron tinatawag na African swine fever. Yan yung dahilan kung bakit pinagbabawal itong mga pork products galing doon sa mga bansang nabanggit. Kasi nga raw po, hindi to harmful sa humans, pero kapag ito po ay nakain ng mga baboy natin dito, imang kamatay sila. Yun yung premise dyan. Right? So, nung September, nag-issue na ng order ang Department of Agriculture para ma-prevent yung pagpasok ng African swine fever pagkaroon ng outbreak dito. Ibaban yung mga dilata, pork products, dun sa mga bansang nabasa namin. At kasama na dyan yung maling from China. Now, Secretary Piñol, ano ito? Ano to? Mga sikat na tindahan. In fairness dito sa mga tindahan ito, baka they were not properly informed, hindi nila alam. Just like those OFWs na hindi sila na-informahan ng maayos, kaya nagpasok sila ng mga maling para bilang pasalubong. Now, Secretary Piñol, meron ka pang pagbabanta na 200,000 na ang fine at tinakot mo pa yung OFW pati ako, magpapakulong ako. Pero bago ako makulong, ikaw muna siguro makulong at mga alipores mo dyan sa Bureau of Customs, ang mga alipores mo dyan sa Bureau of Animal Industry, lalo na dyan mga taga-FDA. Kayo muna mauna makulong. Dahil, bakit nakalusot to? Di ba? Ang kaya-kaya nyo lang pala, mga OFW, yun lang palang kaya nyo. Pero itong malalaking tindahan, hindi nyo kaya. Or should I say, yung nagparating nito, yung importer, hindi nyo kaya. So bakit sa halip na tugisin mo itong si Aling Norma Agtarap, binigyan ko ng 70 ng mga dilata na maling na binili ko rito, kasama ni mga corn beef doon. Sa halip na tugisin nyo sila at alamin kung nasaan ngayon ito si Aling Norma, ba't hindi mo nalang alamin
kung sino ang mga importer nitong maling na nagkalat ngayon sa buong Pilipinas. Sabi nung taga airport, si Jaime Melo, matatanda ko to, sabi niya eh, sabi ko, ba't marami maling dito sa tulad nitong pure gold? Sabi niya, eh baka may permit yun. Ah, ganun. So kapag may permit, pwede. Pag walang permit, hindi pwede. So magkano ba yung binabayad sa permit na yan? Ang tanong. Milyones siguro. Kaya pinapayagan kahit bawal kasi may permit. E paano itong mga OFW natin? Walang pambayad ng permit. Sorry na lang sila. Hindi sila pwede. Mamumultahan silang 200,000. Ma'am Norma Agtarap, OFW, yung tinulungan natin nung Friday. Ma'am Norma. Yes, sir. Nandito ako sa linya. Oh. Yes, sir. Eh, sabi po ni Secretary Piñol, eh, mumultahan tayo ng 200,000 at pwede pa tayo makulong dalawa dahil nagsabuatan tayo na eh, meron tayong mga nabiling maling dito sa Pilipinas at yung ikaw nag-attempt na magpasok ng maling galing sa Hong Kong. Paano yan, ma'am? Paano yan, sir? Kung ikukulong tayo at saka saan ako kukuha ng pera? Pampiyansa, ano? Oo. Eh, may loan pa ako sa bangko. Paano yon? Utang ko sa bangko, babayaran ko hanggang Oktubre. Lahat ng binibigyan nila ng panindang maling dito, tanggalin lahat. Nanggaling ako sa palengke kanina. Nandun ang mga maling. Saan palengke? Saan palengke yan, ma'am? Dito sa Balawan, La Union, sir. Marami. So, dyan po sa La Union, ang daming maling? Marami, sir. Nagkalat? Oo, sir. Sa mga store na malalaki. At saka, bawalan sana nila yung mga cargo company doon sa Hong Kong na huwag magtinda. Kasi okay. Yung mga paninda nila, ikinakarga na sa mga cargo. Ma'am Norma, nung nasa Hong Kong pa ba kayo, meron bang nagsabi sa inyo na bawal? Meron bang taga-gobyerno, taga-embahada, taga-airline companies, at taga Polo, OWA na, oy, bawal ang maling ha kasi merong tinatawag na African swine fever. Meron bang ganon? Wala, sir. Kahit sa konsulado natin, walang sinabi, walang pinusta newspaper, wala din. Wala talaga? Wala talaga, sir. Pwede niyo sigurong kontakin ang Polo sa Hong Kong. Bakit ako magdadala kung bawal? Daming maling dito sa Balawan. Mga malalaking store, kahit malilit na store, meron din maling. Okay. Bakit nila ako hinold? Eh, kukunti yun. Pinaghirapan ko pa. Nagmakaawa na ako na ibalik sa akin yun. Ayaw ibigay. Sabi nung babae, makukulong daw siya. Sabi ko, lalo kang makukulong kung hindi mo ibigay yan sa akin. Sabi ko, ibigay mo dahil pinaghirapan ko yan. Kako, nagkatrabaho ako bilang katulong alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ibalik nyo yan. Sabi ko, ayaw talagang ibigay sa akin. Nagtawag ng mga pulis. Ito, mga katulong din to sa mga hog raisers natin dito. This is the time na magsama-sama po kayo mga hog raisers. Marami naman canning factories dito. Marami naman tayong mga baboy dito. So, tangkilikin na lang ninyo, mga kapatid, mga viewers and listeners, eh yung mga produktong lokal, mga luncheon meat na locally made, safe pa pala kung ganun. Pero hindi papayag ang importer nito. Ang lagay, nakapagbigay na kami. Di ba? Hindi pwede. Kung hindi, magkakalat kami, magwawala kami. But anyway, seriously speaking, paring Manny Piñol, kasi tinawag niya ako pare doon sa kanyang Facebook page eh. Ako po'y humingi ng sorry sa inyo dahil hindi ko pala alam na bawal pala sa mga OFW ang magpasok ng maling. Pero pag mga importer pala, pwede. Then, ako'y humingi ng sorry. Pasensya na, sir. Kasi kayo po'y napakatalino at napakahenyo nyo pala. Gagawa kayo ng patakaran na panghenyo lamang. Ako po'y isang mahinang ulo. Hindi ko alam na magkaiba pala yung importer at saka OFW. Pag importer ka, pwede ka magpasok dito kahit na milyon-milyong dilata ng maling. Pero pag OFW ka, hindi ka pwede magpasok kahit isang peraso. Bawal yan at pwede ka multahan ng 200,000 at pwede ka makulong. I'm so sorry, paring Piñol. Anyway, Aling Norma. Yes, sir. Huwag ho kayo matakot. Kung sakasakali dumating po sa punto na tayong dalawa ay kakasuhan, ako po ang magpapiyansa para sa inyo. Kaya nga po lang, tara na itong ginawa ko, laban kong laban na. Lalaban ako ng sabahin kahit saan tayo makarating. At sinisiguro ko po sa inyo, hindi ho kayo makukulong. Ako muna magpakulong bago kayo. Kasi ako naman po nag-umpisa nito. So kung meron man ho dapat makulong at magmulta, sasaluin ko po yan, ma'am. Hindi ho kayo ipapahamak. Trust me. Okay? Yes, sir. But samahan nyo akong paglipad ko sa loan. Sasamahan ko kayo, ma'am. Pero bago niyan lahat, kung nakikinig ngayon, itong si Secretary Piñol, si paring Manny Piñol, sabi pa nga niya, paring Rapi. Then, bago nyo ako tugisin,
Tugisin nyo muna itong mga tindahang ito. Ganun lang kasimple. Tulad nitong halimbawang FDA. Alam mo itong FDA, matagal na itong trabaho nitong kalokohan eh. Nakisausap ang FDA. Sinabi ng FDA dito, September 23, ban na itong mga produktong ito. Pero alam mo itong FDA, never sila nag-raid. Ang daming pinagsasabi ng FDA na ban. Pinupost nila yun. Makikita mo yun sa kanilang website. Pero niminsan, hindi sila nag-ikot para check upin yung mga tindahan tulad nitong sa Maling. Walang follow-up. Pagkatapos na mag-issue ng ban, hanggang doon lang. Pero follow-up, wala. Para siguraduhin na may sumusunod doon sa patakaran. Alam mo kung bakit wala? Walang follow-up. Bakit po? Eh, nagpapakilala yan. Sa pagpapakilala nila, eh may kumukolekta. Si Eddie at saka si Ligaya. Kailan mo yun? Kailan mo signal si Eddie? Hindi po. Eddie sila para tuloy-tuloy ang Ligaya. At dahil dyan, nasi Bak. Yung pinakapinuno nila. Safety, si Charid Puno. Sinabi mismo ni Presidente, dahil sa corruption, sinibak niya si Puno. Now, Mr. President, meron pang mga tauhan dyan si Puno na hindi pa nasisibak. Pakisibak lang po, sir. Si Engineer Rhea, akin na yung cellphone ko nga. Attorney Polig. At saka itong Engineer Rhea. Kapag hindi po sinibak ito, Mr. President, Tatay Digong, ito'y bit-bit ni Sharaid Puno at tauhan niya itong sarado sa FDA. Kapag hindi po sinibak, tuloy-tuloy ang ligaya. Alam niyo naman po, Mr. President, kung bakit niyo sinibak si Puno, kayo na po mismo nagsabi, dahil talamak na korupsyon. And then, kung hindi niyo po sibakin itong si Attorney Polig at saka si Engineer Rhea, tuloy-tuloy ang korupsyon. Dahil itong si Engineer Rhea, sinabihan ko ito diretsuhan, mag-raid na kayo. Pinabubukas niya ng bubukas hanggang umabot na ng hanggang sa nasibak na si Puno. Ilang beses ko sinabihan, bago masibak si Puno, inamin mismo ni Puno, Sharid Puno, na may korupsyon. Sabi ko, alam mo na pala may korupsyon, pagsibakin mo. Etong si Rhea naman, sabi ko, mag-raid na kayo nito mga tindahan na nagtitinda pa rin ng mga bawal, ba't ninyo i-raid? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hanggang sa umabot ng ilang linggo at hanggang sa masibak na yung kanilang amo. Pero bakit nandiyan ka pa, Engineer Rhea? Lumayas ka na dyan, Engineer Rhea. Lumayas ka na dyan, Attorney Polig. Dahil yung amo ninyo nasibak sa korupsyon. Ang lagay ba naman? Si amo ang mismong kukuha ng pera? Siyempre si amo may tagagawa ng pera. Si Sharaid Puno, kung sa premise ni Presidente na koruptong si Puno, then siyempre si Puno hindi niya na magpupront sa mga pharmaceutical companies para manghingi ng pera o para manggipit ng mga pharmaceutical companies. She will use someone close to her para gipitin yung mga pharmaceutical companies para tumanggap ng pera. At sino po yung mga close sa kanya? At kayo naman dyan sa Department of Agriculture, Secretary Piñol, hindi ko sinasabi na kayo po ay corrupt. Pero kapag by next week, meron pa rin po mga maling. Ito po, clear, maraming nanonood, nakikinig. Isulat niyo po itong aking hamon kay Secretary Piñol, kay paring Manny Piñol. Paring tawag niya sa akin eh. Kailan ko ba siya naging kumpare? Anyway, paring Manny Piñol, if by the end, sabi natin end of this month, ano bang araw ngayon? 27. Oh, if by next week, Monday next week, today is Monday, meron pa rin mga maling sa mga tindahan, supermarket at grocery stores na sinabi niyong bawal na at kay tuloy-tuloy pa rin yung panguhuli niyo sa mga OFW at hindi pa rin ninyo kayang ipa-pull out sa mga shelf itong mga maling nito sa mga malalaking tindahan na ito, ibig sabihin, bayad na. Now, anong gagawin ko sa mga maling na ito? Ha? Ang gagawin ko sa mga maling na ito, binili ko naman ito sa mga tindahan, pamimigay ko ito sa mga pulubi. Okay? Now, hantingin mo, Secretary Piñol, ito mga pulubing pagbibigyan ko. Ipakulong mo itong mga pulubi, sasamahan ko sila. Kasi sa akin ito, alang ba itapong ko to? Alang ba sunugin ko to? Kasi ang patakaran, pag mga ganito, ban item, sinusunog to. Para walang makinabang. O, ibibigay ko sa mga pulubi. Eh, nakabili ko sa tindahan eh. And then, siyempre, pag hinuli mo itong mga pulubi, garapala na to. Tapos, hindi mo kayang huliin? Rustans, Landmark, Robinsons, Pure Gold, Shopwise, 7-Eleven, and Ministop. Ma'am Norma? Yes, sir. Punta ko kayo rito. Huwag niyo muna sabihin kung kailan kayo pupunta rito. Kami ho. At makipag-usap sa inyo mamaya ng konti. Susundin namin kayo. Ihatid namin kayo hanggang sa airport.
sisiguruduhin ko po sa inyo, kayo po'y makakaluwas ng Hong Kong. I promise you. At kung sakali man po... Sa Lunis yun, sir. 6:30 ng umaga. Sinabi po ni ma'am yung Saturday. Sige, walang problema, madam. At kung sakali man, ma'am, kayo ay pilit na ikukulong, ako muna magpapakulong. At kung sakali man ayaw nila ng kulong, ayaw nila akong ikulong at mumultahan na lang ng 200,000, then babayaran ko po yung 200,000. Pero bago ako magbayad ng 200,000, siguraduhin ko na masisipak muna sila. Hanggang sa makarating sa Malacanang, kikwestiyonin ko, bakit, di ba, ito mga maling nakalusot. Ngayon, easy lang po ito, Secretary Piñol. Kulang kasi sa, maaaring kulang sa information dissemination o sinadya na maging kulang para dito na bumili mo OFW. Kung talagang gusto niyo pong maimpormahan ang lahat ng OFWs, una, ino-offer ko po itong aming programa na malawak pong following sa mga OFWs. We could have announced it every single day. Pangalawa, anong dapat gawin ninyo? Impormahan niyo po yung embahada sa Hong Kong, sa China, yung mga bansa na nandito, para yung mga taga-embahada natin susulat doon sa mga taga-OWA, Polo, isa-isa, i-identify mga OFW through the agencies, para yung mga agencies magpapakalat niyan sa kanilang mga tauhan na, oy, bawal ha. Sa kanilang mga workers, bawal. And then, pangatlo, another way to inform these OFWs natin is to the airlines. Pag bumili ng ticket, o doon sa ticket nakalagay, paalaala sa mga ticket holder from Hong Kong, bawal ang maling o bawal itong products na ito dahil nakamamatay sa mga baboy natin. So forth, so on. Panglima, sa airport sa Hong Kong, sa counter, sa check-in counter, maglagay din kayo doon ng ano, ng anunsyo. Ma'am Norma. Yes, sir. Doon ba sa airport, sa counter, nung pag-check-in mo, meron bang nagsabi sa'yo na mga tao doon na bawal? Wala, sir. Nakalusot ka agad ako. Oh. Meron ba nagsabi sa inyo mga taga-embahada na bawal? Wala naman, sir. Okay. Mga taga-OWA, Polo, meron ba nagsabi na bawal? Wala, sir. Okay. Meron ka ba nasabi na nabasa sa mga newspaper doon sa Hong Kong? Wala, sir. Kahit sa Hong Kong News, wala. Sa Dasan, wala. Sa Star, wala. Oh. Nung bumili ka ng airline, nung bumili ka ng ticket, meron bang paalala sa inyo na bawal yung maling? Wala, sir. Walang sinabi. Kapwa Pilipino yung binilihan ko ng ticket. Wala talaga? Wala talaga, sir. Okay. So, in that case, hindi lang pala ako ignorante kasi pinapalabas ni Secretary Piñol na paano raw ang isang Batikang broadcaster tulad ni Rafi Tulfo ay hindi alam ang ibig sabihin ng African swine fever. Kung ganun, sir, sige, tanggapin ko na lang ignorante ako. At least, kasama ko ang napakaraming kababayan nating mga OFW. Ma'am Norma, huwag mo ibabang telepono. Sasalubuhin ka namin pag-uwi mo, pagpunta mo rito at hatid ka namin sa airport. Susundin niyo ako sa La Union, sir. Ay, walang problema, ma'am. Sige, takot si nanay. Walang problema. Siyempre, sir, may loan ako sa Hong Kong. Hindi ko pwedeng takasan yun. Ma'am, yun. Okay yan, ma'am. Ma'am, okay, last words. Anong gusto mong sabihin kay Secretary Piñol at sa kanyang mga alipores? Secretary Piñol, sana sinabihan yung embahada namin sa Hong Kong na hindi kami pwedeng magdala ng maling dito sa Pilipinas. Ma'am, anong reaction mo na pwede tayong makulong dalawa at tayo'y pagmumultahin ng 200,000 o makukulong? Paano yan? Siyempre, sir, natatakot ako dahil saan ako kukuha ng ganong halaga? Magkano lang ang sahod ko sa Hong Kong? Kokonti para sa anak ko pa. Oh. Eh ma'am, kung dalawa tayong makulong, magkasama tayong dalawa, ba't ka pa matakot? Kung kasama kita, sir, di pwede. Kaso yung amo kong naghihintay sa akin. Ma'am, joke okay. Lang. Hindi yung mangyayari yun, ma'am. Hindi mangyari yun. Hindi mangyari, ma'am. Come what may, ako po'y nasa likod ninyo. Ano po? At sabi ko kanina, bago kayo makulong, ako muna. Alright? Pero bago ako makulong naman, sila muna. Ay, sir. Bakit nila pinapayagan pumasok ang maling sa Pilipinas? Correct. Na dami-dami. Correct. Okay. Salamat po, ma'am.